Bangkit. Hey guys, welcome to another Gearhead PH Moto Vlog. Kumusta mga ka-gearhead? Day is May 1, Labor Day, kaya araw natin ngayong mga trabahador. Galing ako ng office, so kahit holiday may trabaho pa din dahil kailangan mag-abol. So today nga pala guys, no, bago ako umuwi, dadaan muna ako ng Kapitolyo para bumili ng bago shrimp. Favorite kasi namin yung bago shrimp dito sa may SM Mega Mall, and since na sarado siya, meron silang brunch dito sa may Kapitolyo. Sinet ko lang yung GPS Waze, so on the way na tayo. Medyo umaambon na rin pala, no? Pero sana hindi tayo maabutan ng ulan. Wala pa naman akong dalang kapote. Yari ako na ito. Ah, lumalakas na yung ambon. Pero may araw pa naman. Sa mga kagirhead pala natin dyan, try nyo na tong bago shrimp dahil sobrang sulit nito. Medyo may kamahalan nga lang siya, mga nasa 600 pesos yung per serving. Tapos bahala na kayo kung may mga add-on pa kayo na corn or sausages, pero sulit siya guys, as in super. Sobrang sarap niya. Kaya nung nalaman ng girlfriend ko na may bukas dito sa may Kapitolyo, talagang pinilit niya ako na bumili talaga. Sana bukas pa siya sa ngayon. So, papasok na tayo ng West Kapitolyo Drive. Okay, may checkpoint. Thank you. Alright, kung papasok kayo ng Kapitolyo, meron checkpoint. Hindi ko lang alam kung bukas. Sarado. Sarado, 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 sarado. So, sorry, sarado. Sorry na lang. And no choice, uwi na lang ako. Bago pa umulan, sana hindi maabutan. So, Boulevard na lang ako dadaan pa uwi ng Santa Mesa. First time kong dadaan ng Shaw Boulevard sa kasagsagan ng lockdown, kasi ever since ang lagi kong dinadaanan ay San Juan. So try ko naman dito kasi nandito na lang din naman ako sa may Pioneer. So dito na lang tayo dumaan, di ba? So guys, no, kung nagtataka kayo kung ano itsura ng bago shrimp, lalagay ko yung link nila, yung website nila sa description below para ma-check nyo rin kung ano yung mga offers nila na pagkain.
nag-offer nila ng pagkain. So kaya nga nung sinabi ko kanina, sobrang sulit nitong pagkain na to, guys. Okay, so nandito na tayo sa Show Overpass. Okay, second checkpoint. Shangri-La Plaza. Let's go! Let's go! Uy, pasaway! Check GTR. Kanino kanya yung GTR yun? Marami ang mura talaga ng gas ngayon. So sa mga ka-gearhead natin dyan, no, samantalayin nyo na yung time na to. Magpa-full tank na kayo. Dahil panigurado, starting ng after ma-lift ang ECQ, tataas naman ang presyo ng gasolina, dahil na medyo dadami na naman yung demand. Kaya sa ngayon, sulitin nyo na, pa-full tank na kayo para tipid-tipid din. Oh no, no, splash, splash, splash. Naka-white pa naman ako. Sobrang nakakasilaw. Okay guys, no, so nasa JR yun na ako as of now. Alam ko sarado yung ano dito, eh, sarado yung bridge sa Kalentong. So kakaliwa ako pa punta. Ayan, no, sarado nga. Kaliwa tayo dito, may Kalentong. Tapos kanan tayo dun sa may Patulay. Hindi ko alam kung anong name ng road na yon. Pero dun kasi ako dumaan nung umuha ako ng medical cert from MaxiCare, pumunta ako ng BGC, doon ako dumaan. So tingnan natin dito kung may checkpoint pa din sila. So ayun, may nagbibigay ng ano sa mga frontliners natin. Ito, bibigyan nila to. Nakatuwa makakita ng mga ganun na sa mga simpleng paraan, eh, nakakatulong tayo. Nakapagbigay tayo ng tulong sa mga frontliners natin. And alam ko sobrang laki na ng impact sa mga frontliners natin yun, dahil alam nila na may nakaka-appreciate ng ginagawa nila ngayon. So checkpoint, so wala, papadaan lang tayo. Kaya sa mga kababayan natin dyan na walang sawang tumutulong sa mga frontliners natin, sobrang saludong saludo po ako sa inyo. Mabuhay po kayo. Alright. Nasa Santa Mesa na tayo. Old Santa Mesa. Ikot lang tayo pa papunta ng Teresa kasi one way dito. Ang cute. Ang cute. Ang kulit.
pocket bike. Lupit mo nga. Bali po na tayo ngayon dito sa May Teresa Street. Habang papunta pa naman ako, iniisip ko na na, shit, makakaayon na naman ako ng pag-grocery. Hindi pala wala. So siguro, hanggang 5 lang talaga sila. Kaya, hindi na natin naabutan. So siguro sa Monday, agaan ko na lang ng, medyo agaan ko na lang pag-uwi. Buti na lang hindi ako naabutan ng ulan kasi kanina medyo lumalakas na yung ambon sa may bandang Kapitolyo eh. So thankful na tayo na hindi tayo naabutan ng ulan. So yun na, that is it guys. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, give it a thumbs up. Kung hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing and hit nyo na rin yung notification bell. And that is it for me for today. See you next time. Rock.